In 1991, Dr. Angelo King began to support the community development efforts of PBSP. Dr. King focused all his effort and generosity to provide the many cooperatives all over the country a building for all their activities. This was to be the beginning of the road towards self-reliance for people's organizations and cooperatives in rural and urban poor areas. To date, Dr. Angelo King has donated 188 multipurpose centers from Basco, Batanes to Bongao, Tawi-Tawi. We visit Norlu in Baguio City, which serves the majority of primary co-ops in North Luzon. Norlu became PBSP's major partner in helping rehabilitate crippled co-ops when the killer Baguio earthquake struck in 1991. Two co-ops assisted by PBSP and Norlu are the Bavesco, or the Baguio Vegetable Vendors Cooperative, formerly a small vendors co-op, but now one of the biggest in Baguio. And Babudemco, or the Badayan Bugias Development Multipurpose Cooperative, which received a partial grant from the Aking Foundation to finish their multipurpose center. 35 kami noon ang membro, pero sa ngayon naging 4,700 plus na dahil sa nakita nila no yung good standing ng membro, proof of the building, especially yung grant na binigay ni Sir Aking dito sa La Trinidad. Ito yung expansion namin. Dito napunta yung assistance ng Aking. Aside from having its own building, this co-op, just like all the other Aking-assisted co-ops, received a steady stream of PBSP assistance for organizational development, marketing and credit support, training on financial management, and how to nurture the cooperative spirit among its members. But anyway, we are asking the Lord that He will guide all the people so that we will still be increasing our membership, our economic, and do not forget to praise the Lord and thanks the Lord because He is the one who guide us. For me, in my personal opinion, is I cannot run this organization without the guidance of our Lord. Angelo King also supports training centers that help prepare poor children for gainful employment, like the Laguna State Polytechnic University, one of three Aking training centers in Laguna. Maaari po namin sabihin na advance ang mga gamit kasi po ay nakikita po doon sa output ng aming mga estudyante. Kasi po ay karaniwan nga po ay na-absorb sa mga kumpanya na kanilang mga supposed to be ay pinagtatrabahuhan. At mababalik po dito yung iba, nagpapasalamat po. At saka yung pong iba ng mga may-ari ng kumpanya, yung mga representative ng kumpanya ay pumunta po dito at humihiling pa po ng ibang mga estudyante na para may pagkaloob namin sa kanila, para sa kanila magtrabaho. In the island of Luzon, Aking gave 72 centers. We visit a few of the 66 Aking centers in the Visayas. Makeda Bay, Western Samar. This Aking Training Center and Fish Hatchery is the core for PBSP's rehabilitation of Makeda Bay and Poverty Reduction Program. From these Aking centers, PBSP extends its programs and services to more than 14 barangays in Katbalogan, Western Samar. We visit the Garcia Multipurpose Co-op in San Miguel, Bohol. Kasi nahirapan na kami, kaya nahumingi kami ng building sa Angelo King, sa Awa ng Diyos, binigyan naman kami. Sa ngayon ay lumaki ng negosyo namin at saka yung mga membro namin, naging cooperative na, naging yung negosyo din namin, ang mga tao ay pupunta na palagi o nag-meeting na, naging cooperate na sila. Kasi nakita nila na ang Garcia Multipurpose Cooperative ay lumaki at saka nakatulong din sa kanila sa agricultural level o sa kanilang pamumuhay at sa yung mga tao ay naging trust na sa amin kasi yung co-op namin ay lumalaki dahil nakita nilang building na maganda at saka occupied ng mga tao at ang business namin ay mabuti na rin at saka yung mga tao ay may trust na rin sa at nagpasalamat din sa Angelo King sa pagbigay sa amin ng building.
In Bohol, the Carmen Multipurpose Co-op helps improve the productivity of thousands of farmers. Ang dati ang mga membro namin ay abot lang sa 26 members. Ngayon ay abot na sa 1,857. At dito sa locality, sa municipality ng Carmen, ang Carmen Multipurpose Cooperative ay siya ng pinaka number one na kooperatiba sa buong municipality. Dahil nga, tumulong sa amin yung PBSP at magkaroon pa, mayroon pa ming, ang nag-provide pa ang Angelo King Foundation ng isang building na ginawagawa naming opisina. The Carmen Co-op started with only 28,000 pesos in assets in 1988. Today, it has 14 million pesos. In Cebu, the Kabkawa Multipurpose Co-op helps reduce poverty and rehabilitates the watershed with PBSP. Kaming lahat ng mga membro sa co-op, naging active kami ngayon, lalo na may bago kaming building, binigay kay Sir A. King. Then, ngayon, active ang mga membro, palaging naka-attend sa among monthly meeting. Ayun, nagpasalamat kami sa kanya at sana lalo pang umunlad kami mga farmers at saka naging agresibo yung iba para magpa-membro sa aming organization, sa co-op. A co-op which is promoting the abaca industry in the Cebu Hinterlands is the Bukid Multipurpose Cooperative. At the center of this job-creating abaca initiative are the Aking Buildings. Dahil sa building na ito, ay apat na barangay ang nakabinipit niyong building. Sa simula pa lang, nag-start ang cooperative namin sa 31 katao po. Maraming nakinabang ng building na ito na naabot ng 246 sa members ng cooperative namin. Nagpasalamat po kami sa Angelo King sa ilang pagtulong sa amin. Dahil nito, marami pong tao na kinabangan ng building ito. The Tabok Workers Co-op in Mandaue City. Their Aking Center houses their offices, showrooms, and production areas. The Tabok Co-op provides income for more than 1,000 workers who were laid off during the Asian financial crisis. Nakatulong talaga ng malaki sa co-op, bilang sa co-op, sa pati na rin yung mga members namin, talagang naka-benefits talaga sila ng malaki. When it comes to kana profit or productivity, yung income, talagang na-high talaga compared the previous years na wala pa itong building na to. Finally, we visit two successful co-ops in Mindanao. The Samal Island Multipurpose Co-op offers professional services and has become the only credible financial institution in Samal Island. Mula nang ma-acquire namin ang building from the financial assistance of Dr. Angelo King, so lalong umasenso ang cooperative. In fact, ang building na ito is one of the landmarks of the Island Garden City of Samal. Dumami na masyado ang mga members. Dahil ang trust and confidence ng members na nakikita nila doon sa pagtayo ng building na to. We now visit the impressive Santa Catalina Co-op in President Rojas, North Cotabato. It was founded by a priest in 1983 with only 7,000 pesos and 47 farmer members. Today, it has 225 million pesos in assets, serving 23,000 members. This award-winning co-op is a shining example to co-ops everywhere. 188 cooperatives, homeowners associations, and training organizations all over the Philippines. The poor man and woman that Angelo King helped have become self-reliant. The Angelo King centers stand at the heart of the community, a symbol of hope, of generosity, bright future, and sustainability.